Ano ba nating dapat harapin ang mga nangyayari sa atin o sa paligid natin? Kadalasan kasi, naihintulutan natin ang mga pangyayari para diktahan ang dapat nating maging reaksyon. At hindi natin namamalayan, babaliwala natin kapangyarihan ng Diyos na siyang nagpahintulot at may kakayahang kontrolin lahat ng nangyayari. Isang istorya sa Bible sa pagitan ni Jesus at kanyang alagad. Sa Mateo 8:23-27, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. "Panginoon, tulungan niyo kami," sabi nila. "Lulubog tayo." At sinabi niya sa kanila, "Ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo." Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, "Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya." Tignan natin ang mga kaganapan. Kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa bangka nang dumating ang isang malakas na bagyo. Hindi sila nakahandang harapin ang pagbuhos nito. Kaya nabalot sila ng takot sa pag-aakalang lulubog ang sinasakyan nilang bangka na maaari nilang ikamatay. Sa buong pangyayari, mapayapa namang natutulog si Jesus sa isang tabi. Imbis na makita ng mga alagad ang naging reaksyon ni Jesus sa nangyayari, hinayaan ng mga alagad na maneobrahin sila ng sitwasyon at nagkaroon ng maling katugunan. Kaya ginising nila si Jesus at humingi ng tulong. Pinahinto naman ni Jesus ang malakas na bagyo, pero bago niya gawin, tinanong sila ni Jesus, "Bakit kayo natatakot?" Mahinahon din namang pinagsabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad na napakaliit naman ng pananalig ninyo. Nirebyok sila ni Jesus dahil sa naging reaksyon nila sa kanilang nararanasan. Kasi naman, nanaig muna sa kanila ang takot at pag-alala. Kaya naman naisip nilang tawagin at lapitan sa palagay nila ay makakatulong sa kanila. Ang inaasahan nila ay may ipagagawa sa kanila si Jesus para malagpasan ang malakas na bagyo. Pero nahinto ito ni Jesus na ikinagulat nila. Ang kanilang reaksyon ay isang malaking insulto para kay Jesus na kasama nila sa bangka. Una, hindi nila nakita kung paano hinarap ni Jesus ang dumaraang malakas na bagyo. Si Jesus ay mapayapang nagpapahinga at natutulog lang. Hindi pinapansin ni Jesus kung gaano man kalakas ang bagyo dahilan para masabing hindi lulubog ang bangka. Pangalawa, hindi nila naisip na kasama nila si Jesus. Kung lulubog man ang bangka, lulubog itong kasama din si Jesus. Dahilan para masabing hindi ihahayaan ni Jesus na lumubog ang bangka. Pangatlo, binaliwala nila ang kapangyarihan ni Jesus. Kaya naman sa versikulo 27, namangha silang lahat at ang sabi, "Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya." Bagamat dumadating at nawawala din naman ang bagyo ayon sa natural na pagkakalikha ng Diyos, pinamalas dito ni Jesus ang kanyang kapangyarihan kahit sa kalikasan dahil siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Kadalasan may mga bagyong dumadaan sa buhay natin, malakas man o mahina. Isang katotohanan ay hindi natin hawak ang mga susunod na mangyayari. Maaaring may mga gagawin tayong hukbang. Natural lang ito. Pero ang tanong, sino ba ang kasama sa bangka na sinasakyan natin? Kung alam natin kasama si Jesus, paano natin naharapin ang bagyo nang may pananalig kay Jesus? Tatlong aral ang pwede nating maging karunungan at gabay mula sa istoryang ito. Ituon natin ang paningin sa kapayapaang meron si Jesus. Sinabi ni Jesus sa 1:14-27, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot." Kung hindi alintana ni Jesus ang bagyo, tayo pa kaya? Ang kapayapaang ito ay ang kasiguraduhan sa lahat ng pangakong ibinigay niya sa atin. Isipin natin, siguradong tutuparin ni Jesus ang bawat pangako niya. Isa nga sa pangako ng Diyos ay sinabi sa Hebreo 13:5-6. Sapagkat sinabi ng Diyos, "Hindi kita iiwan ni pababayaan man." Walang pag-agam-agam na masasabi natin,
ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Tandaan niyo, apat ang Diyos sa lahat ng kanyang pangako. Lumubugman ang bangka, may nangako pa din, hindi tayo iiwan. Pangako ng isang makapangyarihan sa lahat. Tama at totoo, may kapangyarihan si Jesus sa lahat ng nangyayari. Ano pa nga ba ang kayang gawin sa atin ng tao, maging ang kagagawan ng mga tao? Sinabi sa Hebreo 1:2-3, sa pamamagitan ng anak, inilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang nagmamayari ng lahat ng bagay. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang mga pangyarihang salita. Maaring hindi natin alam kahihinatnan ng bukas at maaring hindi din natin kayang baguhin ang mga nangyayari. Sa gitna ng mga pangyayari, may dalawa tayong pagpipilian. Ipako ang paningin sa pinagdadaanan natin o ipako ang paningin kung sino ang kasama dito sa pinagdadaanan natin. Kung pinili mong ipako kay Jesus ang iyong paningin bilang kasama mo sa mga nagaganap sa buhay mo, tandaan mo na ang kasama mo sa bangka ay may kapayapaang ibinigay sa iyo at tapat siya sa lahat ng pangako niya sa iyo. At may kapangyarihan siyang gawin ang lahat para masigurado na ang kapayapaan at pangako niya ay magkakaroon ng kaganapan. Nawa, panatiliin nating ipako ang paningin natin kay Jesus nang may pananalig sa kanyang kapayapaan, pangako at kapangyarihan. Amen.